Nung una nga ay sinubok ko pa na iwasan ang landas kong ito. Ngunit binigyan ako ng hapili ng aking namayapang ina na ikinagagalak niya ako at huwag kong tatanggihan at ikahihiya ang aking takdang kapalaran. Di naglaon nga at nakita ko na ang tunay na kulay na layunin ko sa buhay. Kaya ngayon, ikinagagalak ko na iniatang sa akin ng aking mga ninuno at mga diwata ang isang mabigat ngunit makabuluhang obligasyon. Ang obligasyon na maipagpatuloy pa ang makulay na paniniwala, tradisyon at kultura sa kabila ng mabilis na pagbabago ng ating panahon. Naman ang panahon dito at as usual ito yung mga lumang ceremonial area, pero hindi kami dito magsiseremony, doon kami magsiseremony sa Balete. So pupunta na kami ngayon doon sa mismong Balete kasi mag-prepare na kami for tonight, kasi ngayon yung pinaka-backdang o yung pinaka simula. Ang nga naman tayo dihan, te? Gipit. Diha, eh. Paigo man tayo dihan. Ano man tayo dire? Pwede naman siguro dire. Kasi nga, dihan na lang ta. Oo. Uy, nag-unsa man mo diha. Oo. Nanay tao dito? Oo. Oh. So, pupunta na kami sa Balete. Ha? Mamaya na daw eh. Oh. Okay. Mauubos din mamaya. Ilang oras kaya yan? Tagal yan. Dami. Ayo. Uy, ang liwanag dun oh. Okay. Thank you.
Papunta na kami dun sa Balete ulit. Nag-brown out. Nag-flicker-flicker yung ilaw namin. Emergency light. So, medyo umaambon ngayon. Buti lang mayroon kaming trapal na nilagay. Labi na ako yung tagtugol sa yan yung inangkawan o yung binangkuan. Na for now alis na kami, pabalik na sa bahay kasi paano siya ay sa pagsililak nay, Oliver uyan na yan ang silak na nay itabangan namin naon, itabangan namin sa mga bantay namin yan oo, di ka na ka ayawan ni daddy masakit mo yan na sila dito para na ito. Si Bailang Maning.
sarap magluto. Uy, may pepino. Para sa kinilaw. Mga diwata. At yung dalawa. Day na namin today para sa rite of passage ko, and nag-honor din kami sa specific na diwata o ibutang diha. Isa sa mga karaan nga babaylan. Ibaylan. Lipaw-asan. Sitya Lidya. Nindot rabi kayo magwaging. Angkol Kaloy. Na si Angkol ang atong pinaka-eksperto nga mag-kuan-kuan sa mga diwata po. Ano masasabi mo sa tradisyon dito, Marlo? Buhay na buhay yung tradisyon. Tsaka San Olo. Na-enjoy mo naman yung ano pagsama dito? Siyempre naman. Oo. Pero magaling yan si Marlo magtugtog kasi siya yung tinuruan namin. Tapos ngayon, eksperto na yan dyan. Magsayawan aron ang mga tawagunan ng mga diwata na muanhidir sa ato. Tapos, matunod na ito ang atong tradisyon. Ug ang mga bata nga mga gagmay makasunod karon sa mga sayawan wala na gyud. Yeah. Ang tradisyon nga may tabo kinahanglan na agi babaylan nga mag-agap sa mga bata. Bye bye lan warning. Salamat sa pagtambong mo adina. Mag-aagaw ganing ipakuha adiretso gyud. Nanay sige lang.
Mo mag napamantay sayawan sa sunod nga kuan. Kahi mo nang pamantay dire. Sige, babayan mo sa inyo. Bye-bye, Baylan. Ayun ang paghilak, hilak man. Ilang taon din ang nagdaan. At sa wakas ay natapos ko na ring gampanan at malampasan ang tradisyonal na ritual ng pagbasba sa pag-usat upang maging isang ganap na babaylan. Hindi madali ang aking pinagdaanan. Mula sa paghahanda sa bawat ritual hanggang sa pag-unawa sa kultura at tradisyon at maging ang pagharap sa mga pagsubok ng mga diwata upang ihanda ako sa aking gampanin. Kaya naman, maraming salamat Punong Baylan Maliwanag. Sa iyong walang sawang suporta, ang iyong karunungan ay nagsilbing ilaw sa aking landas. At sa lahat ng umagapay na harapin ang mga hamon sa landas kong ito, daghang salamat. Daghang salamat mga apuhan ug sa tanang mga diwata. Hindi ito ang wakas, pagkos ito pa lamang ang simula. Mabuhay.